YouTube channel. At ngayon, wala, nakakalungkot talaga. Ang tagal natin inabangan ng July 26 kung magiging okay na ba, which is bumaba lang siya to alert level 2 from alert level 3, and foreigner and mga non-residents is hindi pa rin pwede mag-enter sa Taiwan. Kaya yun, nakakalungkot talaga at nakakapanghina na ng loob kasi lalo pa nga ngayon may kumakalat na Delta virus. Nice. Mababalis ka na lang talaga kasi ang hirap, ang daming bayarin, ang daming kailangan na i-pay, tapos magre-remed pa kasi inaalaw na talaga na magpa-remed kami. Eh, hindi pa naman natin alam kung kailan talaga magbubukas. So, hindi muna ako magpa-remed at hantayin ko muna magbukas ang tayo ko para maging okay. At saka hindi rin naman okay yung panahon, maulan. Kaya, stay put muna tayo sa bahay kasi para safe din. At baka malay mo, pag lumabas ka pa, lalo magkasakit. Yan, effectively, mula 9:26 yata hanggang August 9, abangan natin yung further announcement kung magiging okay na ba yung pagbubukas ng Taiwan uli. Another paghihintay, another pag-iisip na naman. Yan, nakakapanlumo kasi ini-expect mo na. Tapos, yan, nagpapalakas nga tayo ng loob na maging okay na, tapos hindi pa pala okay. Nakakalungkot talaga. Alam ko, nararamdaman din yun, lalo na yung mga nakateko na talaga naghahantay na lang ng visa, tsaka uisi nila. Ang nakatay na talaga is flight. Tapos, hanggang ngayon, hindi pa magbukas. Nakakalungkot talaga, guys. Kahit ako, nalalambot ako ngayon kasi ang hirap, ang dami kong iniisip na kailangan gawin. Kailangan ko na makaalis kasi kailangan mabayaran yung ganito, mabayaran yung ganun. Kasi hindi naman biro din yung nagastos natin. Kailangan natin magbawi talaga. Mahaba yung oras na paghihintay pero walang nangyayari dun sa mga nagastos natin. Yan. Yung Delta virus, pag-pray natin, always pray God, kay God na sana hindi na magtuloy-tuloy, sana maging maano na siya, masumpo na siya ngayon pa lang kasi isa rin yan sa magiging dahilan ng hindi natin pag-alis. Dahil lalo sila maghihigpit dahil din sa virus na yan. Yung COVID nga na yan, vaccinated na lahat, halos lahat tayo mga applicant. Alam ko, pati kayo nakapag-vaccine na kayo kasi hello talaga nila. Yan, ito na naman, may bago na naman tayo kakaharapin. So, tiwala lang kay Lord kasi kung wala tayong magiging inalay panghahawakan natin talaga eh. Sabi ko nga, Lord, let your will be done, napakahira. Kasi yung mga isipin, yung mga dapat mong gawin, hindi mo na magagawa kasi eto nga, nakatingla ka ngayon. Yung mga dapat mong, basta ang dami ko rin gustong gawin, ang dami ko rin iniisip na dapat mong matutunan pa pagdating doon. Kaso, hanggang ngayon, pending pa rin tayo kasi nga hindi pa tayo makaalis. Sana hopefully sa August 9, maging okay na. Kaya talagang sama-sama mag-pray. At yun nga, lagi ko nga tinitiwala ko na lang talaga si Lord kung ano man yung dalahin natin ngayon. Alam ko, maraming sa gag-a-apply ngayon, nararamdaman nyo rin yung nararamdaman ko kasi kung ano yung pinagdaanan kong hirap, yun din yung pinagdaanan nyo. Kaya mas worth it talaga na makaalis tayo. Hindi man sabay-sabay, pero unti-unti makakaalis tayo at makakapunta tayo dun sa mga employer natin, makakapagtrabaho tayo at mababayaran na natin yung mga bagay na dapat natin bayaran. Sobrang hirap sa loob, guys. Sana maging okay na yan. May mga inaano rin ako, nagbabasa rin ako kung saan daw pwede mag-apply. Yan, gusto pa rin nila mag-apply kahit na alam nila na yun nga mga nag-a-apply ngayon, hindi pa makaalis-alis. Hopefully, maging okay din yung pag-a-apply nila. Sana, mauna tayong mga talagang nasa una. Mauna na tayo dun sa, kasi baka minsan, baka yung iba, mas nauna pang mag-apply tayo, tapos sila nauuna pa lumakad. Pero sana, maging rin, aware din yung agency natin sa paghahantay na ginawa natin. Yan. Tapos, talaga, wala na akong masabi kasi talaga nahihirapan din yung loob ko. Like you, nahihirapan din yung loob nyo. Kayo mga applicant na patuloy na umaasa na hopefully
one day, maging gumising na lang tayo na okay na ang lahat at tayo ay makakaalis na rin. Kasi hindi naman talaga biro, napakahirap talaga ng mga pinagdaanan natin. Kaya lang, adjust ng adjust yung ano natin eh, yung pag-alis natin. Sabi ko nga doon sa mga kasama ko, parang nawawalan na ako ng pag-asa. Tapos yung iba, nagba-back out. Yung iba naman, syempre, nakakaiyak guys. Pag ano, yung makakausap ka na, ay, hindi pa rin tayo makakaalis. Gusto mo magpalakasin yung loob niya, pero ikaw sa mismo sa sarili mo, hindi mo alam din kung paano yung gagawin mo. Kaya, ako, I always pray lang that you and me will protect by the blood of Jesus na magiging okay na rin yung flow ng application natin. Tapos, gagabay niya tayo, walang mangyayari masama sa atin until the day na makakaalis tayo. Let the divine protection of the Lord be upon us. Yun lang yung prayers ko para sa'yo, para sa akin, at para sa lahat ng mga nag-a-apply. Kaya, always believe na nandun yung pagsama ni Lord sa atin. Hindi through, ano, ako talagang sinasabi ko nga, Lord, bakit hindi pa ako makaalis? Ano ba talaga gusto mo? Ayaw mo na ba akong paalisin or what? Pero lagi ko ang iniisip, siguro ito eh, ano lang, pagsubok lang. Hindi naman tayo bibigyan ni Lord ng pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Yun yung lagi natin tatandaan sa buhay ng tao. May mas mabigat pa nga yung magiging problema kaysa sa dinadala natin. Kaya, tiwala lang guys. Yan sa Bible, lagi ko nga nakikita yung ano, yung favorite verse ko, si verse nga, the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Unahin muna natin si Lord, baka mamaya nagkukulang na tayo sa prayer, nagkukulang tayo sa pagbabasa ng Bible, kaya minsan hindi ginagrant ni Lord yung mga prayer natin. Pero alam ko, hindi tayo iiwan ni Lord, tayo yung apple of the eye niya, tayo yung bibigyan niya ng bibigyan niya tayo ng kapanatagan balang araw na magiging okay din yung pag-a-apply natin, na wala na tayo iisipin kundi, ay, aalis na ako bukas, aalis na tayo, ganyan. Tapos, bibigyan niya tayo ng magandang trabaho doon, magiging mabait na amo, o kaya magiging okay yung salary natin para lahat ng pinagdaanan natin ngayon na hirap, na paghintay is worth it naman pagdating doon. Yan, let us pray, let's continue to be happy! Happy lang lagi. Tapos, always trust in our Lord Jesus Christ. Yan. Thank you for watching. And if you like my video, please like and share. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Fatima De Castro. Bye, guys. Thank you and God bless.